Yaraman, annyeonghaseyo! It's Alice here and welcome back to my YouTube channel! So, hi guys! Kung nakikita nyo is nakaayos ako. Yes, nakaayos na ako sa lagay na yun. So, ngayon is lalabas ako dahil meron akong aasikasuhin. Pupunta ako sa bangko and then pupunta ako sa coffee shop para gumawa ng assignment kasi ang init dito sa bahay. So, yun. Samahan nyo ako sa aking paglabas. Wala lang, gusto ko lang i-vlog. So, nandito ako ngayon sa veranda namin. So, yan. Dito ako nag-intro. And, yun na. Let's go, guys! So, bilisan na natin kasi hahabulin ko na naman yung bus. Okay, so dito sa Korea kasi, especially dito sa province, is walang para exact time yung mga bus. So, hindi ka tulad sa Seoul, mayat-maya yung dating ng bus. So, dito sa province is opposite. So, medyo matagal yung pag-aantay. And then, so pag hindi mo siya naabutan, mag-aantay ka na naman ng another like 30 minutes, 20 minutes for the bus. Okay, so let's go, guys! Mga kapitbahay. Ayan. So, hindi ako nakakakita ng mga kapitbahay dito masyado. Kasi hindi naman sila nagsisilabas. Hindi ko alam. So, parang, ewan ko, parang ang tahimik. Sobrang tahimik dito. Ayan, wala akong friends na katsukaran. Katsismisan. So, wala akong katsismisan dito sa lugar namin. Kaya, parang, pag wala akong ginagawa, nasa bahay lang ako, medyo nakakasad. So, hindi katulad sa Pilipinas. Paglabas ko ka lang, di ba, marami na nag-chichismisan, yung ganun. So, dito sa Korea, yan, wala akong nakikita dito sa area namin. So, tatawid tayo, guys, kasi sasakay ako ng bus. Ayun, magpagtawid dito sa Korea. Oh my God! Talagang tinatakbo. Sige. Alam, hindi na ako nakaabot. Oh my God! Okay, so guys, tignan nyo yung area. Ayan yung area. Kapag nandito ka sa bus station, tignan nyo, halos walang dumada ang sasakyan, di ba? So, napakalungkot. Ang lungkot. So, yan ang buhay dito sa probinsya ng Korea. Nakikita nyo naman, wala at nawala na naman ang bus. Bakit ganun? Kanina meron ng bus na dumating nga. Bakit nawala na naman? So, yan, di ba? Sinasabi ko sa inyo, hindi siya accurate. So, ayan. So, kung nakikita nyo, puro siya talahiban. Puro puno yung nakikita mo. Puro bundok, actually. Walang masyadong buildings. Pwera sa mga apartment kung saan nakatira yung mga Koreans. Tapos, yun, medyo malayo din yung mga tourist spot. Although meron naman mga puntahan dito, mga landmarks ba. Pero medyo malayo siya. Yung nga sinasabi ko sa inyo, accessible lang siya by car and bus. So meron din namang taxi pero mahal, 'di ba? So, okay siya kasi para dito sa probinsya is tahimik. Ganun parang katulad sa atin, 'di ba? Parang pag nasa probinsya ka, tahimik lang yung mga lugar. So, gusto mo na katahimikan. Diba? Malayo sa ingay, sa ganun. Ayan. Dito ka sa province. So, ang tagal talaga ng bus. Ang dami ko na dinaldal sa inyo. Wala pa rin yung bus. One hour later. Thank you.
dyan. Okay, so guys, ngayon is nakababa na ako. And ayun, di ba nakita niyo yung daan? Nakita niyo yung daan at as in puro ano lang siya, puro damo. Puro ano man daw 'yun? Yung pang farming. Palayan, puro palayan yung ganun. Taniman, ganun. So ganun talaga dito sa province. Pero ngayon dito sa binabaan ko is medyo nandito na yung mga kainan, cafes, yung mga bangko, ganun. Kasi dito malapit yung terminal papuntang Seoul. So pag napunta ako ng Seoul, dito ako sumasakay sa terminal. So nakita nyo, di ba, ang layo ng mga pagitan. So talagang probinsya-probinsya. Talagang tahimik, ganyan. So, ayan ang buhay ko dito sa probinsya. Guys, kaya ako na ay isang probinsyana. So, ipapakita ko sa inyo yung dinadaanan ko. Ayun. So, yan, lalakarin ko lang siya. Diba? Ayun yung mga restaurants. So, ayan. Tara, ito is pasyudad na. Ayun. So, ayun guys, natatanong ko na yung bangko. Nakakapagod maglakad. Ganito dito sa Korea, namin walang sidecar, walang tricycle. Koy, bus, taxi, ganun lang. Kaya hindi uso dito yung mga ganun. Kaya laging lakad dito. And exercise na rin siya. Para din sa mga Koreans, gusto nila yung mga lakad-lakad, ganun. Pero kung hindi ka sanay sa mga lakad-lakaran, pues kung gusto mong pumunta ng Korea, maglakad-lakad ka. Okay, so ayan. So meron din dito Olive Young. Ayan, usong-uso yan. Yung mga bilihan ng mga make-up, skincare. Olive Young. And ayun yung bangko. So, see you guys later. Bye-bye. Asikasuhin ko lang to. And, yun. Bye-bye. A few moments later. Okay, so hi guys. I am done. So, tapos na ako sa aking transaction sa bangko. And talaga naman, natagalan ako bongga hanggang sa pagsara kasi hanggang 3:30 lang yung bangko dito. So, pumasok ako dito alas 2. Tapos hanggang sa nagsara, nandun pa rin ako. Grabe talagang nasubok ang aking pagiging bihasa sa Korean language. Talagang chinalenge nila ako. Talagang nag-enjoy sila, kausap ako, kaya ang tagal ko dun sa loob. So, ang puro nasabi ko lang, ay ne, at kamsahamnida. Ngayon, bago ako pumunta ng coffee shop is, may dadaanan muna ako. So, pupunta muna ako sa Daiso. Kung alam, kung hindi nyo naitatanong, ang Daiso ay very popular dito sa Korea. So, sa Pinas, meron namang Daiso, di ba? Pero dito, meron din. And, uhan kapag gusto mo ng mga murang bilihin. So, yun. Pupunta muna ako doon. May bilhin lang ako. And then, pupunta na ako sa coffee shop kasi hindi ko pa nagagawa yung assignment ko kasi ang tagal ko sa bangko. My God. Talaga, pag hindi ka talaga marunong mag-Korean, talaga, ay, masinipon na ako. So, ayun yung Daiso, guys. Ang bibihan ng thank you.
Punta na ako sa coffee shop para gawin yung assignment ko. Anong oras na? Hindi ko pa rin nagagawa. Saan ba ako? Dito na lang kaya sa tulid. So dito na lang ako sa tulid. Okay, so guys, umorder na ako ng mango smoothie and itong parang strawberry donut. So habang ginagawa ko yung ating order ko, lalabas ko na ang aking mahiwaga. So kaya ko nandito guys is gagawa ako ng assignment para sa tomorrow class. So ako ay nag-aaral ulit ng Korean language. So this is level 2. So level 2, medyo advanced level na siya. Kasi medyo matagal na daw ako dito sa Korea, kaya hindi na ako uulit ng basic. Ito yung assignment namin. So hindi nyo masyadong namabasa. Malabo kasi. So ito yung gagawin ko. Okay guys, so this is mango smoothie. So hindi ako masyadong makape na tao, kaya smoothie lang tayo. So guys, gagawa na muna ako ng assignment ha. May ako na kayo dadaldalin. Okay, so guys, pag meron akong hindi naintindihan dito sa aking assignment, talagang gumagamit ako ng application. So gumagamit ako ng Papago. Of course, hindi naman ako ganun ka fluent, and kaya nga ako nag-aaral so para malaman ko rin yung ibang mga words kung ano ibig sabihin. So pag hindi talaga kayo na powers ko, hindi ko alam. Kaya umaasa ako talaga sa dictionary, translator. So, yung assignment namin guys is essay siya. Diba? Ang hirap. Ito. Onse, odieso, munchiga sengkesunika. Parang, kailan, tsaka saan ka nakaranas ng problema dito sa parang sa pagtira mo ata dito sa Korea. Kung kailan yun, tapos saan, kung ano yung problema. Tapos, otan mo nga sa sumika, parang anong klaseng problem yung na-encounter mo. Yung ganun, di ba? Oh my God, ang hirap. So, ayun yung mga example. Ang mga ano. Kasi pag mga level, umabot ka na ng mga level 2, level 3, ganyan. Parang more on ano ka na, more on essay, more on malhagi, more on speaking, and talagang yun yung pinapractice dito sa Korea, yung pagsasalita. Sa school namin, hindi talaga nag-i-English yung aming teacher. Kaya, dire-diretso siya mag-explain in Korean. So, parang, ayun, medyo duguan. Kahit 2 hours lang yung klase ko, talagang, alam mo yung pagkatapos ng klase, ang sakit ng ulo ko. Kasi talagang pigang-piga siya. A
A few moments later. Okay, so guys, natapos ko na yung mga madadali. Madadaling portion ng aking assignment. Ayan, yung muna yung sinagutan ko. And then, itong pinaka-essay, doon na lang ito sa bahay kasi hindi ko talaga kakayanin. Baka abutin ako ng umaga, magsara na itong tulid yung nandito pa dito. So, yun, ngayon, enjoyin ko na lang muna itong mango. Mango smoothie. And, yun, see you guys on my next vlog. Bye! Chimmy! Chimmy, pero wang inyong yung wallpaper. Ang sakapa. So, cheers! Come back!